Sino nga ba si George Junius Stinney Jr.? Siya ay isinilang noong October 21, 1929 at siya ang isang African-American na pinakabatang nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng electric chair or sa ating mga Pinoy ay tinatawag nating silya elektrika. Si George Stinney ay naninirahan sa Alcalo, South Carolina. Kasama niya ang kanyang ama ni si George Stinney Sr., ang kanyang ina na si Amy, ang kanyang dalawang kapatid na lalaki, si John, 17 years old, at si Charles, 12 years old. At ang kanyang dalawang kapatid na babae, si Catherine, 10 years old, at si Amy, 7 years old, ang kanilang bunso. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa isang sawmill. Ang Alcalo ay isang maliit na bayan na kung saan nahati sa pamamagitan ng rilis ng tren. Ang mga Black American at White American ay magkakahiwalay na naninirahan sa bayan na iyon. March 23, 1944, dalawang batang babae ang nakitang wala ng buhay. Sina Betty June Benniker, 11 years old, at si Mary Emma Tim, 7 years old, na nabalitang nawawala matapos na hindi makauwi sa kanilang tahanan. Tumulong sa paghahanap ang ama ni George dahil ayon din kay na George at sa kanyang kapatid na si Amy na nakita nila malapit sa kanilang lugar ang dalawang batang babae na nagtanong sa kanila kung saan makakakuha ng May Pops na isang uri ng bulaklak. Hindi malaman dahilan ay inaresto ng mga pulis si George at ang kanyang kapatid na si Johnny. Ngunit kalaunan ay pinakawalan din si Johnny at naiwan si George na hawak ng mga pulis. Sinabi ng mga pulis na umamin si George sa nagawa niyang kasalanan, ngunit walang kahit anumang dokumento na pinirmahan si George na nagpapatunay sa mga aligasyon nila. Kung kaya't naniniwala sila na tinakot lamang itong si George para siya ay umamin. Matapos maaresto si Stinney ay inalis sa trabaho ang kanyang ama. At dahil na din sa takot sa kanilang buhay para sa kanilang pamilya ay napilitang umalis ang pamilya ni George sa kanilang tirahan. Ito ay matapos na malipat ng kulungan si George sa Colombia. Sa 81 days ni George sa kulungan ay hindi man lang pinayagan ng mga otoridad na dalawin man lang siya ng kanyang mga magulang. Kung kaya't mag-isa niyang hinarap ang lahat. Nagpatuloy ang paglilitis kasama ang mga jury at si Stinney ay binigyan ng isang public defender or isang lawyer na nagtatanggol sa isang tao na walang kakayahan na kumuha ng isang abogado. Ang mga jury ay binubuo ng mga White American dahil noong panahong iyon ay hindi pinapayagan ang mga Black American na maging jury sa isang paglilitis. Tatlong pulis ang nagsilbing witness na kung saan sinabi nilang umamin si George sa kanyang nagawa. At ang prosekusyon ay hindi isinasantabi ang hinalang ginahasa ang dalawang biktima. Ngunit ayon sa medical legal ay napatunayan na walang ebidensya ang nag-uugnay sa hinalang iyon. Ang abogado ni George na si Charles Flowden ay hindi man lamang dumepensa at hindi man lamang nagtawag ng witness na magpapatunay na walang kasalanan si George at hindi din niya na-cross-examine ang mga witness ng kabilang panig. Ang paglilitis ay tumagal lamang ng 3 oras matapos nga ang deliberasyon o botohan at pagtimbang-timbangin ang lahat ng salaysay ay nakapag-desisyon na ang mga jury na si George Stinney ay nahatulang guilty. At dahil nga dito, ang hukom ay pinatawan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng electrocution. Isang beses lamang nakita ni George ang kanyang mga magulang at ito ay matapos ang trial. June 16, 1944, 7:30 p.m. sa edad na 14 years old, si George Stinney Jr. ay pinatay sa pamamagitan ng electric chair. Taong 2004, si George Frierson, isang local historian, ay lumaki sa Alcalo at nagsaliksik sa kaso ni Stinney. At dito nga nakuha niya ang atensyon ng mga abogado na si Steve McKenzie at Matt Burgess.
October 25, 2013, sa tulungan ni McKenzie at Burgess ay binuksan muli ang kaso ni Stinney at si Ray Chandler ang tumayong abogado ng pamilya ni Stinney. January 2014 ay lumabas ang mga ebidensya. Ang kapatid ni George ay nagsalaysay na kasama niya si Stinney noong oras na mangyari ang krimen. Pangalawa, isang witness na nakakita sa katawan ng mga biktima na nagsabing walang kahit anumang bahit na dugo sa lugar na marahil ang katawan ng mga biktima ay itinapon lamang doon. Pangatlo, si Wilford Johnny Hunter na nakasama ni George sa kulungan ay sinabing pinilit lamang umano si George para umamin at iginiit nito na siya ay inosente at walang kinalaman sa nangyari. December 17, 2014, after 70 years ay dito lamang nabigyan si George Stinney ng isang patas na hustisya.